Hello, good morning! Ngayon tayo po ay gagawa ng home remedy for gamot para sa pikas. Kailangan natin ay patatas, lemon, at syempre yung ano, may lagayan to, hindi ko na nilagay. Gagawin natin ay ating kakayurin ang patatas. Yan po. Hindi siya makita. Ganyan lang po. Nasa baba po yung ating nilagayan. Ito po ang ginagamit ko pantanggal ng pikas ng aking mukha. Kasi dati, sa anak ko, nagtrabaho po ako sa Dulustan Philco, doon sa Sarangani Province. Sobrang init, kaya nangitim yung mukha ko. Kaya ito ang aking ginagamit. Natanggal siya. Yan. Pagkatapos natin makayod yung patatas, ay pipigain natin at salain. Ito may kalagay na sa salaan. Pigain lang natin. Pigay pala natin dito. Hindi siya makita. Dito ako sa kwarto gumagawa kasi may baby doon sa baba. Takot ako baka umiyak at mapalo ni Lolo yung aking video. Yan, pigain lang po. Yan, meron na tayong nagawa. Ayan. Ngayon, hahaluan natin siya ng lemon. Bigyan lang tayo ng konti. Ayan. Konti lang siya. Ito yung ating mga kalayat. Tapos, hintayin lang natin siya na ano, yung katas ng patatas ay ano, kasi may ano ito, yung starch ng patatas, yun ang gamitin natin panglagay sa mukha. Gamit natin ang makeup brush para maayos natin pagkalagay ng ating mukha. Hintayin lang muna natin naman
magstay sa dumikit na sa plato yung ano niya, yung starch ng patatas, saka natin ilagay sa ating mukha. Ayan, check natin. Okay na siya. Tatapon natin yung ano, guys. So, ngayon, gamit tayo ng brush. Tapos, i-apply natin sa mukha. Nakakapagpaputi din to, guys, ng ano, mukha natin. Ito lagi ginagamit ko. O kung wala din tayong brush, pwede kamay na lang din. Sa akin dati, tissue lang ginagamit ko pang pahid sa mukha. Siguraduhin lang na yung pikas ng yan ang malagyan natin ng mabuti. Ito, konti lang ginawa ko kasi pang ano lang eh. For demonstration lang. Yan. Pwede rin kayong gawa isang patatas, gawin nyo lahat kayo din nyo. Tapos, pigain. Tapos yung ano niya, yung starch. Haluan nyo ng lemon. Kung may sobra, guys, ilagay nyo lang sa ref. Di siya masisira. Hanggang 3 days. Tapos araw-araw ko siya ginagamit. After nyo maglagay, natutuyo to sa ating mukha. Yung parang hindi mo na maigalaw yung balat ng mukha mo. Saka mo siya banlawan. Makikita nyo naman eh, yung starts na pumuputi-puti na sa mukha nyo. Saka nyo banlawan. Yun lang. Tapos, pagkatapos ng banlaw, sabunin nyo at maglagay ng moisturizing cream para ano, soft yung balat ng mukha nyo. So, ganyan lang po. Araw-arawin nyo lang po ang paglagay para unti-unting matatanggal yung pikas ng inyong mukha. Yun, ito lang po talaga nakapagpatanggal ng mga pikas ko, guys. Ito, ang ganito talaga dati, ganyan, pabilog siya yung itim ng mukha ko dahil nga sa init, kasi nga yung trabaho ko dati doon sa sagingan, unang operation ko ay yung ano, sa bagong plant na saging, yun, nagbubunot ako ng damo, yun, mga 6 months ako doon, bali 1 year pala, 2 kontrata. Kasi 6 months contract lang noon, layoff kami, tapos apply ulit. Tapos hanggang sa nalipat ako sa Dilifing, yung tagatanggal naman ng sirang dahon ng saging. Minsan, ano, yung sa planting din ako na-assign, yung ganyang kaliit na saging, tinatanim namin, sobrang init ng ano, araw kaya yun. Nangitim yung mukha ko. Mga 3 years ako doon sa operation and sa field. And then, pagkatapos noon, nalipat ako sa planta, sa packing naman ako. At minsan doon sa ano, doon ako ma-assign sa palletizing, yung sa tag niyan. Taga-check nung ano, nung boxes nung saging. Pero minsan lang yun. Doon talaga ako nagtagal sa ano, sa packing. Packers po ako noon. Kaya,
Yun lang guys, yun lang gawin nyo. Huwag lang po tayo magmadali na matanggal yung pikas ng ating mukha. Unti-unti lang po siyang mawala guys. Totoo po yan, yun talaga gamit ko. Kaya, mas okay itong gamitin kaysa ano, yung mga binibili natin dyan na mga astringent. Kasi nakakasira po nung ano yun, mukha, lalo na pag nainitan tayo. Maganda naman yun gamitin, mas mabilis ang epekto, mas mabilis pumuti yung mukha. Pero lang ang problema, pag tayo ay naarawan, mas lalong masisira yung ating mukha. Kaya mas maigi na itong yung normal lang, or parang herbal. Herbal ba tawag nito? Yung natural lang na ano, home remedy yung gamitin natin para wala po siyang ano, if ever na maarawan man, hindi siya delikado sa ating skin kasi nga walang halong chemical at ano siya, natural. So, ayan, napifeel ko na natuyo na yung mukha ko, naninigas na siya. Kunti nga lang nalagay ko eh. Pag madami yung nilagay ko, maputi na ito, parang ano. Katulad nung nilalagay kong itlog, yung egg white. Yun naman, hindi yun sa pikas, yung pang ano yun, pang pakinis sa mukha, pang tanggal ng mga whiteheads, blackheads. At saka, maganda yung egg white sa ano, yung parang nasusunog na yung mukha natin sa paggamit ng mga yung mga binibili nating produkto dyan, maganda yun sa mukha, yung egg white. So, try nyo to guys. Huwag lang po magmadali na makita yung resulta kasi hindi na po, hindi naman po ito tulad ng sili na agad-agad umaanghang eh, pag nasobo natin. Kaya tiis-tiis lang po. Kung gusto nyong, ano, matanggal yung mga pekas ng iyong mukha, dahan-dahan lang po. Hindi nyo lang mamamalayan na wala na pala yung pikas ng mukha nyo. Kasi may friend din ako na isa na tinuruan ko ganun ang gamitin niya. Yun, awa ng Diyos. Naka ilang buwan lang tumawag sa akin, okay na daw yung mukha niya, na wala, natanggal talaga. Kaya kung gusto nyo masubukan, try nyo lang din. Yan lang gawin nyo. Yung bali starts na talaga ng patatas ang anuhin nyo, ang lagyan ng lemon tsaka ipahid sa mukha. Ayan, pwede na pong badlawan, tigas na po siya, natuyo na. So yun lang po muna ang aking may bibigay na beauty tips para kahit may edad na ay ano, medyo maayos pang mukha natin. So, yun lang. Maraming salamat, guys. And please subscribe and like to my YouTube channel para updated po kayo sa aking mga videos na gagawin para sa mga beauty tips, mga health tips, at ano, cooking na din, yung mga pagkain niluluto ko dito sa ano, sa Middle East. Pwede din natin i-apply yan dyan sa Pinas kung gusto natin matikman. So, yun lang guys. Maraming salamat po.